ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist na Daniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, hindi pa rin humihina ang Bagyong Ursula kahit pa 7 beses na itong nag-landfall sa bansa. Ayon sa PAGASA, unang tumama ang sentro o mata ng bagyo dyan sa may Salcedo, Eastern Samar. 4:45 po yan ang hapon kahapon. Sumunod dyan sa may Tacloban City, sa probinsya ng Leyte, alas 7:30 kagabi. Ikatlong landfall dyan sa may Kabugayan, Biliran, pasado alas 9 po yan kagabi. At ikaapat na beses naman dyan sa may Gigantes Islands sa may Carles, Iloilo. Alas 2:30 po ng madaling araw kanina. Ikalawang beses na landfall dyan sa may Ibahay, Aklan, 8:40 yan ng umaga. At sumunod naman dyan sa may Kaluya Island, Antique, kaninang alauna ng hapon. At yung ikapitong landfall ng bagyo dyan sa may Bulalakaw, Oriental, Mindoro, alas 3 po yan ng hapon. Mga kapuso, nakataas pa rin ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dyan sa may Southern Oriental Mindoro, Southern Occidental Mindoro, kasama ang Kalamian Group of Islands at dyan sa may Kaluya, Antique. Signal number 2 naman sa Romblon, Batangas, Marinduque, nalabing bahagi ng Oriental Mindoro, rest of Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island. Signal number 2 din sa may Cuyo Island at yung extreme portion ng mainland Palawan. Kasama rin ang Northern Antique at Northwestern Aklan. Nakataas pa rin ang signal number 1 dyan sa may Bataan, Cavite, Laguna, rest of Northern Mainland Palawan, Southern Quezon, dyan sa may Capiz, rest of Antique, at rest of Aklan. Namataan ang mata ng Bagyong Ursula sa layo lamang 15 kilometers south-southwest o timog-timog kanluran ng San Jose Occidental Mindoro. At ang lakas ito, 140 kilometers per hour pa rin, mga kapuso. Ang kanyang bugso, 195 kilometers per hour. Kumikilos west-northwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At sa latest forecast track ng PAGASA, magtutuloy-tuloy na yung mga kapuso papunta ng West Philippine Sea at posibleng araw ng Sabado nasa labas na yan ng area of responsibility. Pero kung titingnan nyo, baka meron pang pang-8 landfall kung ito ay tatama dyan sa may Kalamian Group of Islands bago yan tuluyang pumunta ng West Philippine Sea. Mataas pa rin ang banta ng storm surge o yung daluyong na aabot sa 1 hanggang 2 metro ang taas dyan sa ilang coastal areas sa Negros Occidental kasama na ang mga isla ng Kalamian. At bukod sa mga lugar na may wind signal, magiging maalon din ang mga karagatan. Sakop naman ng Aurora, yung Misamis provinces sa Mindanao, Dinagat at Surigao provinces, kasama na ang Davao Oriental. Kaya pinapayuhan, huwag muna pong pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan mga pakakapuso ay yung pag-ulan ngayong magdamag hanggang bukas dito sa may Mindoro at Northern Mindanao at siya ay dulot nung pagdaan ng bagyo. At pagsapit ng hapon at gabi bukas, may mga pag-ulan pa rin mga kapuso dyan sa ilang paning lang Luzon kasama ng Cagayan Valley hanggang dyan sa may Bicol Region. Walang ulan naman sa Visayas bukas sa sinalanta ng bagyo bukas ng umaga, pero pagdating ng hapon mga kapuso, may mga thunderstorm ka na at mataas ang posibilidad na hanggang katamtaman yung pag-ulan. Sa hapon din makakaranas ng ulan ang malaking bahagi ng Mindanao, pero mayroong mga malalakas na ulan mga kapuso. At may chance ang muli ng ulan sa Metro Manila pagdating ng hapon bukas, maulap at may mga mahihinang pag-ulan pagdating ng hapon. Vicky? Mang Tani, ask ko lang, bakit hindi man lang humina ang bagyo kahit na 7 beses na itong nag-landfall? Yun nga, Vicky. Yun ang insok. Kasi pangkaraniwan, talaga humihina yan. Kung titingnan natin, Vicky, dahil hindi malalaking landmass yung dinaanan niya kung ikukumpara natin dito sa isla ng Luzon. At walang masyadong malalaking bundok, hindi katulad sa Luzon na pag tumama rin yung bagyo, dadaanan nun yung Sierra Madre at yung Cordillera. At malaking bagay yun, Vicky, para humina yung bagyo. So dito nakikita natin, dumaan ng Samar, Leyte, tumawid uli ng karagatan bago muling tumama dito sa may Panay Island, pero dumaan uli ng karagatan. So yung mga ganong bagay, Vicky, nakakakuha yan ng lakas dahil dun sa moisture hanggang sa tumama dito yan sa may Antique at muli na-maintain niya yung kanyang lakas. At pinakamahalaga, Vicky, wala tayong hanging amihan. Yung Northeast Monsoon kasi, Vicky, walang masyadong moisture at mga kapuso, malamig po yun. Kaya malaki ang nagagawa nun para humina yung bagyo. Pero ito, napanatiling ito, Vicky. Pero muli, Vicky, ha? Sasamantalahin ko na kahit po sinalanta ng bagyo yung ating mga kapuso dyan, binabati ko pa rin sila ng isang maligayang Pasko, Vicky. Ay, Merry Christmas rin sa inyo, Mang Tani. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tani.